Hello guys, welcome back to my channel. So I will make this vlog quick as possible. So paano nga ba ako na approved sa Cash to Go ng Metro Bank? So but before that one, ito nga pala yung card ko. Okay, this is my card. I have been using credit card, Metro Bank credit card for 3 years now. And sobrang nakatulong talaga sa akin to. So, I have decided to avail the Cash to Go program in Metro Bank kasi maliit lang talaga yung interest nila. And then, ensure na kapag meron kang Metro Bank credit card, nakalink siya sa cellphone mo. So, basically, they will text you anything like promos, kung ano yung ma-avail mo, and everything. So, always talaga nakalink yung, always nakalink yung credit card mo sa personal cellphone number mo so that kung merong mga promos, you can easily avail it. So, nakareceive ako ng text nung September 5 about dun sa offer nila na 0.60%. And because ang liit lang ng interest, so I have decided to avail that promo and then napakabilis ng transaction. So, ipakita ko sa inyo, I believe siguro naka-experience din kayo that some of the agent will call you directly using your personal number, but I don't really recommend that one, na magkaroon kayo ng transaction with the agent using your personal number. So, I suggest, since naka-receive na kayo ng text from the Metro Bank, basically, bibigyan naman kayo ng number. I mean, nakalagay na doon saan ka pwedeng tumawag just in case you want to avail the promo. So, you can easily call that one. Kasi marami na kasing scammer right now. So, although, siguro, totoong agent talaga yun ng Metro Bank. But, just to be sure that you are safe, that your account is safe, and pera kasi yung pinag-uusapan natin dito. So, I highly recommend na tumawag ka mismo sa telephone ng Metro Bank or yung landline nila kesa naman you will entertain those agents who will just call you using your number. So, okay, pakita ko yung call history ko with the Metro Bank. Okay, so basically, tumawag ako nung September 5. So, yung transaction namin or yung minutes na nagkaroon kami ng conversation ng agent is 9 minutes overall. So, 9 minutes lang. Ganun kabilis yung process nila. 9 minutes and then malalaman mo na in that conversation with the agent if yung cash to go mo ba is approved or not. So, in my end, na-approve siya. I think one of the reason na na-approve siya is I have really a good record sa credit card ko. Like, never in 3 years in having this card, never ako nagka-penalty kasi binabayaran ko talaga siya on time. I think that is also one of the reason na ganun kadali yung process for me to avail the loan. Ganun kabilis. So, the agent only asked me few questions like what is my birthday, what is my middle name, and then nag-verify din sila saan, basically tatanungin ka rin if you do have a savings pa, meron ka bang personal savings account. So since meron naman ako sa Metro Bank then, so ayun, tatanungin ka about the account number and then ano yung expiry date ng card, and then that's it, yun na. That's the end of the conversation. Maghihintay ka na lang ng 3 days kung pasok na agad sa card or sa ano ba, kung napasok na ba yung pera sa savings mo. In my end, so tumawag ako nung September 5. On that day then, pumasok agad yung pera sa account ko. So, ganun kadali yung pag-avail ng cash to go ng Metro Bank. Really, walang hassle at all. Imagine just 9 minutes of conversation. And hindi naman ganun kalaki because if
you will just use your phone while calling the landline. It 1 minute will cost 8 pesos. So since 9 minutes yung conversation namin, yung binayaran ko lang or yung unload ko lang dun sa cellphone ko, personal cellphone ko, is around 80 pesos or 72 pesos. So ganun kaliit lang. So instead of availing this cash to go, alam mo na yung may tatawag sa yung agent using your personal number. So this one is really legit kasi tumawag ka mismo, ikaw mismo yung tumawag sa landline nila. So yun lang. So I think yung isa sa mga very important factor dito para madali lang yung process is, first, kailangan updated yung number mo. Dapat nakalink yung card, kung ano yung pag-apply mo sa credit card, ano yung number, personal number mo, ensure na still active pa din yun, just in case that number is no longer available or nawala yung phone mo, then you go to the nearest bank and then i-update mo lang yung bago mong number. Second, always pay your bills on time kasi marami siyang advantage. Like pag makita ng credit ng Metro Bank that you are using most of your transaction online, kahit pag shopping, pumunta ka sa supermarket, ginagamit mo talaga yung card mo, so eventually lalaki yung credit limit mo. So not to brag, yung credit limit ko already reached to 6 digits, so malaki na talaga siya. And nakatulong talaga yung Metro Bank sa akin, yung credit card Metro Bank sa akin. And that's it. So, and then lastly, always have your transaction in their landline. So, alam ko naman may mga agents na legit talaga calling you, but hindi, kasi meron akong trust issue. Although hindi ko naman talaga siya na-experience, totally na na-scam ako, but I have trust issue kasi marami nang nangyayari mga scam right now. Marami, you can easily buy SIM anywhere. So they can scam you anytime. So para safe lang din in your end, tumawag ka na lang talaga sa landline nila. Okay? So I think that would be all. And as gentle reminder, just be wise when you use your credit card because everything is instant. Mabibili mo talaga lahat ng gusto mo if malaki yung credit limit mo. So spend it wisely. That would be all, guys, and thank you so much for watching. Bye-bye.